pa. Iba tama ngayon ng PPG, ha? Oy! Uy! Tapon mo. Kaya tingnan. Mobius will be the answer! Uy! Sagot kagad, Ling. Sabi yun, Ling kayo first because sige, Mobius kami. Tignan naman dito. Benedetta is open now. Nakuha nila yung Mobius. Good pick, ha? Pero tignan natin, pang Arcania, Gragante yan. Tignan natin, Kaja, good team yan, ha? Pero open na Popol dito. Popol and Lunox. Tignan natin na ito, ha? Pwede, ha? Popol and Lunox. Pero medyo malampot sila. Kaso yan ang problema kasi, yung Mobius kasi rito, medyo, yes, pangontra siya eventually sa mid-dash. Pero ang problema niya ako, kung ang kukontrain ko, eh, isang ano, isang link, mahirap sa Mobius niya ako. Kasi ano eh, yung dash niya kasi sobrang haba. Pagtalon nung ano, Mobius, hindi naman tinatamaan yung link. Not unless mag-uminto yung link. Pero kung yung link, continue sa pag-dash niya, wala, hindi siya tinatamaan. Tama ka dyan. Unlike sa mga Lancelot, sa mga Benedetta, kawawa talaga kawawa sa isang Mobius. Pero, eto yan ako, sumagot na nga agad. I think this is Esmeralda. Popol pick. Ito. Gusto ko yan eh. Trip na trip ko yan. Ano mo eh. Yes. I like this ah. Pag ano taga, susubukan namin to ng asawa. Yes, the potato chips is all in. Pero ito, Alice ang kasagot ng ating PPG. So, good decision indeed mga tambay. Getting that Alice. Para syempre, may ganun sila rin itong ano, kumbagay, sustain hero na kaya nga tumagal sa bakbakan mga tambay. Which is kept nga sa kanyang Alice. Come and join me. Your team is well, banning. Nag-Alice sila. So, open pa si Popol dito. Pero ako, Yako, ang ano ko dito talaga will be, ano, kung ako, kagura ako, di ako, pang-first down dito sa kanilang, ano, sa kanilang Esmeralda. Yes. Pero wala siyang direct disable. I think I go for, ano dito, Eudora. Eudora o Parsa. Para sa kanilang, ano, dito, magic damage. Para sa post-port. Or pwede rin Kaja, pero Eudora nga, maganda Eudora. Kasi pero, yung link dito, kawawa yung link pag may Eudora. Di siya pwede mag-tempel sa plate sa gitna. Hanggat buhay yung Eudora. Ruby! Pwede rin. Yun nga lang, ang maging core nila dito is Benedetta. Pag nagkataon. Kasi magkano, walang pwesto na dito yung mage nila eh. Kung magka-4 dito yung ano, yung Mobius, medyo okay lang kung mag-4 siya. Sige, sige. Or magtatank dito si ano, si Yoshi. Ang tank ni Yoshi dito will be ano, itong ano, Ruby. Post 5 Ruby, post 4 ano, Mobius, post 2 na Alice, core yung ano, Bene. Pwede, pero I think ano to side din ano to, Mobius. Tapos ang mage na last pick nila. Pero to, because eto na yung Kagura, kinuha nga dyan ako, alam nila lahat, maganda yung Kagura. Laban sa kanilang lineup dito, kaya nga kinuha na kagad dyan, ang ating Parsa last pick. Pwedeng Parsa or Eve, ako Eve na lang ako siguro, Yako, kasi medyo... Lugi pala, Lugi rin. Lugi rin yung LY. Kagure. Lugi, pinaka-best option dito para sa akin, LY. Tignan natin ah. Luying? Oo, pwede nga. Kung mag-LY sila, pero I think hindi na ako i-consider yan. Pero Parsa yata i-consider. Parsa. Parsa nga i-consider nila dito. Benedetta Corto. Yes. Pero eto nga, complete na lineup na ating magkabi ng kumina para magsimula sa ating balugbugan sa ating game number 2, best of three series. Simulan natin to in 3 to 1. Let's go! Let's go! Mga Yako, yun na nga mga tabay, syempre, pause muna tayo. At maraming salamat po sa cooperation for both teams. Yes! At yun na nga. Syempre, ito ang mga tabay, let's get back into the game! Ito nga Yako, back na! Ito yung mga tabay sa ating game number 2, best of 3 series ng ating Arkangel laban sa ating PPG. Napakalupit na bakbakan. Oy, bakit? Sabayan natin sa pag-download sa napakalupit na application. Nalikolect nyo, like natin lahat. Like a up! And please like, share, and follow na rin po ang page ng Tambay TV at huwag natin kalimutan na itag ang ating tatlong tropa para magkaroon tayo ng katsasa na manalo 500 pesos via GCash. Yes, mga Tambay, mananalo po tayo madam piso via GCash pag kumabot nga po ng 500 ng ating mga viewers. So, pang hinihintay nyo, i-share nyo na ang ating stream at itag ang iyong tatlong tropa para syempre nag-enjoy ka na. Kumikita ka pa! At ito, pakilala ko lang ang side ng ating Archangel.
Fourth sign nga po ng ating Arkangel dito, Super Saksa, gagamit ng kanyang link, Super Joyboy, para sa ating Cupra, Dr. Maxil, para sa kanyang Sam, Uranus, at syempre, Super Marco, para sa ating Esmeralda, and Super Escalera, para sa kanyang Kagura. Para sa side naman dito, ng PPG, Sanji, para sa kanyang Signature Parts, Grand Zoo, para sa kanyang Fovius, Kebs, para sa kanyang Alice, and Yoshi, para dito sa kanyang Tank, na Ruby, and si Yuro Aji, para sa kanyang business dito. Yes, mga katambay, Ben, let's see. Boot course natin, getting his early farm out number. Siyempre, tama pakiramdaman muna dito. Pero eto, Yako, medyo mas mabilis ang ikutan dito na pinapakita ng ating link. Although wala pa siyang red buff dito, hindi niya pa kinukuha. Inuna nga niya Yako dito. Yung minions dito, o your neutral creeps ng ating PPG. Yes. Inuna niya, kukuhanin niya. Oh. Para siyempre, makauna nga siya in terms of level dito. Totoo yan. Pero to, Super Marco, Yako, kinukuha na coin from dito. Hindi ato magle-level 4. Ang ating ano dito, Yako. Ang ating si Juro Aljibat, yes, level 4 na siya dyan. So let's see, magkakaroon ng ba matinding challenge dito sa ating unang turtle. As you can see, mas maganda Yako yung napiling ikutan ng Super Saksa. Oh, inuna niya yung minion dito, yung neutral creeps, sa bandang top lane habang hindi pa siya inaabangan doon. Kasi nga, hindi siya nag-level 4. Uy, oo nga no. Naagawan ba siya ng blue buff dito? Well, let's see, mga tambay, kung wala nga pa blue buff dito, isang link. Given mga tambay na nakuha na nga niya yung red buff niya roon. Yes, wala nga siyang blue buff Yako. Naagawan niya ka siya dito na nakawad nga mga kid. Mga tambay ng ating PPG. So, beautiful play coming from PPG, mga tambay. Na-delay rito farming ng ating link. But eto, the turtle sa polygraph. Nakapwesto nga kagad dito, Yoshi, good kid. Pero, Joy Boy natin, nakapwesto together with Escalera. Pero, Feather Airstrike, ginamit na rin ito to clear those minion waves. Siyempre, para makatulong na rin, mga tambay, ang ating Mobius to get the turtle, mga tambay. But, Super Joy Boy, baiting out dito, luring out the turtle. Agawan sila, sabi. Agawan, ako. Ako lapit mo. Pero ito, Kagura, mas na. Escalera with soul dito, medyo delikado. Pero ito, na-stand pa nga ang ating Uranus. Na kung tignan natin saan ka pumunta. Jump Brothers, binitawan na. May ulti ba Uranus dito? Pero mukhang wala na mga katambay. Pero tamang antay yun, nakapag-ulti na nga. Pero saan ka punta, Sir Kim, delikado ang kalagayan dito. Pero hindi nga mapapatay yan. Patas na katana nila pagka. At nakuha na nga ang turtle dito ng ating PPG. Ito na, Alperis, I'm committed para dito. Si Stranji. And syempre, nakuha dito yung Little Wonder. As of now, the gold is still on the side dito ng ating Archangel. Pero ito no, wala pang mga first blood para sa full side dito. At tingnan natin ang anong gagawin rotation. Coming from yung PPG. Pero the template play nakmin na nga dito ng ating League. Trying to kill this, ano ba to? Fobius. Pero ito na nga, getting low. Pero Fobius is down. And syempre, nasasabay niya na dito si Backseal. Yes, that is a very good trade na rin. Kahit pa paano, mga katambay. At least, bago mamatay dito ang ating Fobius, he managed to pick up one member ng ating Archangel. As you can see, all one tie rito sa scoreline natin. And first blood nga, going favor ng ating PPG. Pero ito, Pedro Estrega. Ay, hindi. First blood para doon niya ako si ano? Si Fobius. Si Fobius. Tapos tumulog na lang doon ang ating Uranus. Pero ito, batas sa katanan. Sila pagkito, medyo trikado. Super Marco, hinabot pa rito. Ng point blood ng ating Alice. Pero ito, Paul Star. Oh my! Walang tatamaan dyan, mga tampay. Pero tamang defense pa rin siya dito. Ay pa rin niyang bitawan ng kanilang tower dito, mga tampay. And there you go. Makakadefense ka successfully ang ating Super Marco. Naka-clock of destiny yung ating core na support na Sanji dito. Yun yung 3 minutes. Masyado yata maaga yan. Pero ito na ang Tyrant Strange! Ako medyo delikado kalagay ng Tempest of Blade. Baksak dalawang membro ng PPG rito. And Super Escalera also with that Clock of Destiny. Oo, naunahan yata dito ng ating parts of the Escalera. Pero on the top lane dito, link dito talaga namang kinukulit dito ang ating si Barry Gales. Pero syempre, looking good naman dyan ang ating Kev dyan. Pero on the bottom dito, inuuwian. At uy, kinukuha yung blue ng ano, ng Yura. Uy. Nako, eto nga mga tabay, let's see. Merong ako lang kayo. Medyo malabo, ayan. Baka abutin niya ako na ano, papira. Pag di niyo pa nakita, Uranus na rin naman ako. Pag di niyo pa naispatan yun eh. Naasa mali tayo doon, mga Sir Chief. Pero tinulungan niya. Oo, sabi niya, tagal niya kumuha. Ito, tutulungan ko na kayo. Pero ito, Jam Brothers sa ating Grand. So, medyo trikado rito. Uy. May magdadash pa ba? Pero pag wala na, dalawang stack ng plato, meron siya. Pero hindi na kayo poporsiyan ng ating Dr. Maxwell dito. Samantala ka, Kev's running low. Hahabulin ng Escalera. Pero wala nang magagawa. Wala siyang ulti rito, mga tambay. Samantala, Super Marco nakasinip dito. Spotted nga niya ang ating si Juro Aji. Si Juro Aji with that Benedetta. Magkakaagawan pa nga ng ating dikit neutral creeps dito. Grabe, dikit na dikit yung laban dito. Yung pera, parehas lang. Yung Archangel dito. May dalawang lamang dito na kills. Pero look at the defense coming for both dito. Pero yung Fobius pumasok sa loob. Tingnan natin kung mamamatay ba yung bottom lane dito. Fobius getting low. Tempest of Blade na kumita nga dito. Pero Fobius is down in 17 seconds. Pero on the pasok na dito ang ating Estrada with the Poly Moonstar. Nakuha dito ang ating Turtle Pop Kagura dito. Bursting down this Ruby. At that will be a 2 for nothing trade.
si Yako, but the good news for PPG, they managed to secure the turtle. Pero Yako, kung magkukontinue siyang pick up dito, kahit makakuha pa silang turtle dito, makakalamang talaga ang ating Archangel. As you can see with the gold difference dito, 2k gold difference going in favor nga ng ating Archangel. Kahit sabihin natin Yako pa isa-isa lang yung pick up dito, but the gold difference. Ibang usapan niya, mahirap silang makabawi dito. Pero eto mga Tambay, Caps natin mukhang palitan na linya, balak mangyari dito. Si Caps na yata pupunta rito sa ating bottom lane dahil nahihirapan nga sa kanya. Ang isang Mobius, Feather Airstrike has been casted to clear the minion waves dito sa may middle lane. Pero papasukin ba, Kagura rito, Super Escalera, nakatunog na. Samantala, eto na iwan yata sa taas natin, Super Joy Boy. Saan kapunta, sasalubungin siya, dalawang miyembro rito. Tatakbo ba, Super Joy Boy rito. Nakapunta na, Jump Jump Brothers pwede kapitin dito. Pero syempre, Pirate's Revenge out, ginawa nga rito ng ating Super Joy Boy. Eto na, napapawasan na dito ng Tori ang ating PPG Archangel dito, securing the tower. Dalawa kagad ang kinukuha dito ng ating Archangel dito. Yung syempre PPG dito, wala pa siyang sagot sa tanong. Pero eto, stretching na dito ng ating Cupra dito, trying to burst the pedal. Feather Airstrike, nandiyan na kumita nga dito ng ating Parsa. Pero getting low na dito ang ating si Cupra. Pero out na muna dyan si Joy Boy, the good boy. Pero eto na nga, the Pobius, Jump Jump Brother with the sustain. Coming to Yoshi dito, killing this Escalera. Eto, stretching pa, tutuloy ba? Pero out na dyan, mga idol. Ganda ng connection ng both team na to. Kaso nakakatakot yun, Yako, tuwing malaki yung armor do ng ating, ng ating Pobius. Hindi natin malaman kung sa kanya ba yun o sa Esmeralda. Kanina sabi ko, naku, running low yata yung, ating ano, Pobius. Pero nung natanggal nga yung armor, buhay niya pala yun, Yako. Akala ko yun yung natanggal sa kanya ng ating Esmeralda. Well, Esmeralda now is doing good with his farm, mga Tambay. Actually, siya ang pinakamayaman dito. Sa side ng ating Archangel, as you can see, with 5.5k gold on his net worth. Pero ang ating Pobius only has 4.3. So nakakalamang nakagad na 1,000 rito. Naku, Yako, ang hirap dito ng isang ano, ng isang Benedetta. 4K lang ang kanyang network, lamang na 1,000. Ang ating team with that almost 5K gold nga dito sa kanyang network. Pero eto, napitas na naman ang ating Yoshi Good Kid. Eto na, nag-o-only na dito. It's actually sitting with 1 kill. 0 death and 4 assist. Meron siya limang ano, ang plus picture dito. At tingnan natin yung mga idol dito. Ito naman yung rating dito ng Google. Alter ego daw, sabi niya dito. Pero tingnan natin mga loading kick kung makukuha niya pa dito. And sa ito na nga, kinuha dito with the supreme. No, hindi niya kinuha na retro yun. Normalan lang. Yes. Pero eto, Yako, nakakapangulit na nga rito. Ang ating Uranus, grabe, hard diesel mo. Bawas dito. Oy, Tyra Slash, gagamitin pa. Bouncing ball muna. Sagot natin yung Super Joy Boy dyan. Pero to Super Escalera. Medyo dekado, Pedro Airstrike has been casted. Naku, Jump Jump Brothers, nagamit na. May susunod pa ba? May habulin pa ba? Tignan natin mga Tami, magkakatakbuhan pa ba? Pero to, pumasok na nga rito. Ating Super Joy Boy. Pero wala nang ulti ang Grand, so hindi na pwedeng gamitin dito. Pero grabe yung ginawa doon, Yako. Talaga pinaglalaruan na lang dito ng Uranus. Ang ating PPG, hindi na sila pumabawas, mga Sir Chief. Wala pa yata silang anti-regen dito. Tingnan natin mamaya. Pero as of now, wala pang nakikita nagpapop dito na necklace, dominant size, yun, si Halbert. Tingnan natin niya maayos. Pero light crunch yun, nakompleto na nga dito. Ni Super Escalera. Pero Cupra goes inside. Dito, pero getting low na. Pero the ruby to sustain coming from Yoshi dito. Talaga naman papalag at papalag. Yes, sabay tawa. Oo. Naku, natawa. Sabi rito, ano yun? Walang follow-up damage. Pero eto nga mga Tambay, naku, nababasag na ng mga minions is doing it, mga Tambay, for the side ng Archangel. Securing the turret nga dito sa ating bottom lane, mga Tambay. Pero syempre, mga defensa, Grants dito. Samantala, dalawang miyembro nakabang dito sa may middle lane. Pedro Airstrike has been casted. Yoshi Goodgate nakapweso rin dito. Pero tingnan natin, Super Escalera has padded dito sa may bush lane, mga Tambay. Super Marco as well, nandito na. Pero eto, silip nga dito kay Yoshi Goodgate. Pero papatakbo, papatas. Pero eto, pumasok na link natin. Naku, eto na. Tyrant Slash, mga Tambay, delikado. Alis natin dito. And he will fall down with that falling star moon. Sumagot din ang sticker. Grabe naman. Wow, this is war na yata, Yako. Yes, Monty. This is Stinger. The Stinger is doing it, mga Tambay. Pero Grasso, bumabasik ng Tori dito. And that is a free turret, mga Tambay. In favor yan natin, PPG. At wala pa rin depensa. Pwede diretso yun. Hanggang tier 2 turret to, mga Tambay. But Esmeralda, on his way. Dito nga sa bottom lane, mga Tambay. Para syempre, depensa na ka ng tier 2 turret yan. Pero pumasok na, Super Joy Burrito with a bouncing ball. Sabay, eto nga si Yuru Aji. Medyo galit-galit dito. Pero Yako talaga yung Uranus. Eto problema nila. The Uranus is doing it talaga. Grabe yung abalang ginagawa rito. And Link, Super Saksa. Ako, napikop pa si Sanji dito. Totoo yan. Kaya kailangan dito, huwag muna lumipat si paring Sanji dito. Antayin niya muna dito, napikopin siya dito ng ating Link dito. Ay, syempre, bago siya lumipat. Pero as of now talaga, medyo squishy siya dito. Pero on the top lane dito, naku po si Uranus, ang taong well.
At tignan natin, out na muna dyan. Grabe, oh. Tignan mo. Sige, paluin mo ako, oh. Baby boy. Ang kati! Pangalawang stack niya ako. Pangalawang stack. Eto, pangatlo, dito mama. Pero eto, na-reset na nga yung stack, mga kaya. Flowing blood in. Pero flaker out. Ang sagot dito ng ating Uranus. Pero nakakuha na yaku ng ating Archangel, ang ating level 1 lord. Eto na yung sinasabi natin dito. Si Juro, IG, sinig with 2 kills, 1 death and 0 assist. Pero meron na siya dito. Ano, para move mga Tambay by Kev. Panic to pick up dito ang ating super escalator. Defense of League. Dinamit tayo sa tusok dito. Tumba ang ating Yoshi. Good game. That would be a 1-for-1 trade. Pero ito mga bounty. Grabe naman to. Si Maxiel, PhD. Kagad napakanaat ko niya dito. Pero Joy Boy dito. Nag-i-stretching. Nag-ahat na masusuntot. Pero Holy Crystal. Kompleto na para dito sa ating Esmeralda. Pero itutuloy pa dito. Pero Esmeralda is stay. Getting good na rin dito. Oh! Panic to shutdown itong si Maxiel na Makuletsky. Pero ito, mga bounty si Joy Boy. Oh my God. Trying to control. All this Agi dito, but the dodge is so good. Better this natin Benedetta. Pero the other side dito, Esmeralda, the falling musa na provide dito. Pero yung Lord, tumaabati dito. Auto top lane dito. Tignan natin kung mamamaximize. Pero si Ling, sa top lane talaga nga naman. Yung manangunguha na kung saan-saan dito ang ating Ling. Yes, tama trabaho lang dito ang ating super stack sa mga Tambay. Managed to take down the tier 2 threat nga dito sa ating top lane. Pero syempre, as ang ating Seijuru Agi to defend the tier 3 threat sa ating top lane. Pero yung middle lane na dito, Yako, importante. Buhay pa, standing strong pa rin ang kanilang tier 1 turret. Medyo mahirap niya ako kasi pag napitas pa ito, pag napasag pa ito ng ating Archangel. So that's a very good defense indeed pinakita rito ng ating PPG. Making sure that their tier 1 turret nga dito sa ating middle lane will stand strong until the end, mga Tambay. Pero ito, Maxiel dito, naka-forma na naman, na-pick up. Tsaka dito na dyan, Yaku. Hindi siya pwede mag-asip dito. Pero ito, Pedro Airstrike, Aspid Castle, nakakasok na. Medyo Trigalos dito. Ito yata. And Super Joy Boy, matutong ba? Pero ito, Jump Jump Brothers ng ating Granzo. Saan ka pupunta? Mahahatak ba dito? Hindi makakatakbo na. Stand pa. And Uranus, first down dito, may kasama pa yatang Escalera. Paraganing! Bang! Delikado kalagay dito, patas ng katahan, nilapag na. Pero eto, saan ka pupunta? Mauubusan ka rin ng patakbo dito. Pero hindi nahabulin. Pausin ni Galawan. Pero yung top natin dito, walang mag-itimi. At papasagin ng Super Saksa. Eto na, the segue is doing it. But Pobius nandito para dumepensa. Aabot ba? Bang! Mamamatay! Mamamatay! Ako delikado rito, Super Saksa. At makakaligtas nga, Super Saksa will survive. Pero mahusay ako yung kanyang plano rin niya. Oo, kinabahan din ako to. Kay Saksha, grabe yung Lupensky nga dito ng ating map awareness ng ating Saksha dito. He managed to take, hindi naman take down, pero 80% yung nakuha niya damage. Ang tagal ng Lupensky, ang ating pagkagalaw dito ni Paris Saksha. Pero ito na nga, umidil lane dito. Merong formal rotation camera from PPG dito. And ito na nga ang ginagawa dito ng ating Archangel. Secure muna natin pa para sa next team fight natin. 80 seconds pa naman, mabubuhay ang ating Lord. Pero tignan natin dito kung maabante pa sila dito. Naghahanap sila ng purple buffs dito para sa side dito ng Archangel. Demise sa destroy. Yung Tori dito sa top naman ng PPG. Tignan natin siya. Magtutuloy pa natin yung mga sayang niya ako, dapat nakipag-engage ka kanina kasi yung ano Archangel. Hindi kasi sila niya ako eh, nakipag-abalugbogan. So ngayon, napansin si Ling. Pero yako kung nagkaroon ng engagement doon. Kasi Tori lang binasag doon right after that. Umatras na nga yung PPG natin. Pero siguro kung nagkaroon ng konting collision, kahit konti lang yung palit ng biggest ng mga skills, definitely nakapasag na ang isang link. So that's a very beautiful play indeed mga Tambay. For the side nga ng ating Super Saksa. But the sad story yako dito sa ginawa niyang segue dito. Yung Lord kasi natin lalabas sa top lane. So meaning to say, all of the members ng PPG normally will be on the top lane. Yes, yes. So sayang yako, dapat sinegue niya rito yung bottom lane. And I'm pretty sure yako magiging threat yan as of now dito sa ating PPG. Kasi so, yako magkakaroon tayo ng engagement Lord dito sa bandang top lane nila. Pero tap, mas maling din natin dito. Nako, manage to pick up mga Tambay, one member ng ating PPG. Grabe naman galawan ng ating Super Saksa. I'm not sure ko about dito sa ating purify na na parsa dito. Siguro mas better to ni ano, flicker. Para sa ating partner. Kaya kung yata Super Saksa, well, nandito na mga Tambay ang ating Yoshi Good Kid. Pero wala na yan kung nakabasag na nga rito without using it, Lord. Ang ating Archangel, mga Tambay. Pero itong pumasok. Oh! Tyrant's Revenge for 2, mga Tambay, with the Tyrant's Rage. Pero wala naman follow-up damage yan. Tamang atlasan lang dyan ang ating Super Joy Boy. Pero eto na Yaku, Esmeralda, together ng ating Link dito, taking down this Lord natin. This is a level 2 enhanced Lord. Pero nasan pa rito ang ating Seijuru Agi sa kanyang Benedetta. Ito at the backline. Uy, unstoppable para sa ating Super Saksa. Jump Jump Brothers, ginamit na rito. Sorry. Pero eto, naku, delikado ang buhay rito ng ating Granzo. Pero Granzo, nakakasustain pa rin. Grabe. Pero Yaku, wala siya nagiging bawas. Oo, kasi pa siya ako, pero hindi siya pumabawas dito. Yura! Eto, delikado. Eto pa, Esmeralda is doing it for the side ng ating Archangel.
At atrasa na naman dito, Yako, tatlong membro ng ating PBG. How you going to kill this Uranus na si Maxil? Grabe naman, look at that. 50% ng kanyang buhay. Eh, may gluta tayo. Grabe mga Tambay. At you can see dito nga sa kanyang ano, Yako. Sa kanyang depensa, you got brute force din. Or kay mga Tambay, syempre, dominant size. At ito, ongoing na nga siya, Yako, sa kanyang Athena Shield. So talagang hindi yata sila babawas siya ako dito dominant sa ating ano ta, sa Uranus natin. At saka dominant size lang ang sagot nila dito. Pay kay Alice pa. Naku yes. Po, wala sila dito ng necklace. Walang yes. Necklace, dominant size lang, walang si Halford. Naku po, tignan natin yan mga idol. Mukhang walang sagot sa tanong. Ang ating Uranus at Esmeralda yan, buddy. Yes, naku medyo mahirap nga naman ito mga Tambay. Dalawa dito, ang talaga namang sobrang sulit niya ako. I think niya ako medyo pwedeng tanggalan siguro dito ng... I don't know anong magandang tanggalin sa isang Alice dito. But definitely, Alice, dapat meron siya Yako dito ng ano, necklace of Duras. Oh, oh. Kasi Yako, eto, pero nangangati pa rin Yako kahit walang necklace of Duras dito. Pero let's see, eto na nga yung Lord nating pamarcha na sa ating top 10 level 2 enhanced Lord indeed. Ang ating Lord, pero pwede magmarcha to Yako, magcha-charge to dito sa middle lane, mga Tambay. Pero eto, tinutunan na kagad ng PPG, make sure no further damage will be done dito nga sa kanilang base. Pero eto, sobrang quarantine na Yako, isang Tory na lang sa middle lane, ang matibay na sandigan ng ating PPG. Balay comeback strategy. Magyayari nga ba mula sa side ng ating PPG? O makukuha ba talaga natin Arkangel ang ating game number 2? Malalaman natin yung meron ng Tambay. Medyo mainit ang ating pakbakan dito. Talagang tigitan as in mga Tambay. Pero eto, Super Joyboy nagkasana ng kanyang Tyrant's Revenge. Pero hindi niya itutuloy yan. Nananakot lang yan. Yoshi God Kid providing vision for PPG. Patid nga rito ating Super Joyboy. Abanti ba? Atras ba? Live shot sa mukha. Hindi masyado masakit para sa ating Kransu. Samantala, Uranus natin nagpamantang sa Mega. Falling Sarmon in. Pumasok na rito. Medyo masakit nga mga Tambay. Naging damage dito. Pero eto na ang ating Super Joyboy. Hindi aabot ang kanyang Tyrant's Rage. Ang mga Katambay, Maxil, PhD dito nga sa top lane with this Uranus. Nako, eto, plato. Pero hindi siya makapakulit, Yako, ha. Nabangunan tayo ng stage 4-2 mga Tambay. Ang ginawa rito ng ating Super Joy Boy. Nako, eto, delikado kagad ang ating Yoshi Goodkin. Jump Brothers, dinapag na rito. Pero sustain, walang sustain. Nako, papapap na ang immortality dito ng ating Ruby. Tempest of Late Out para dito sa Super Saksa. Tuloy pa rin sa pagtalon ang ating Granzo. Oh, pero nag-ipit dito and Granzo will fall down. Pero eto, Kev, para dumepensa. Nakong, init ang ating pagbakan, grabe. Totoo, ayan, and tignan natin dito, Tori yata ang kinukuha dito at yung Arkangel on the middle lane dito. Pero Esmeralda, tignan mo naman, kita mo paano papatayin niya kalahati ng buhay, nakagluta tayo. Talaga, yes. Tignan naman natin yung mga idol, pero ahabanti pa ba sila dyan? Pero sticker to, grabe, chi. Hey! Nice patan nga dito, nga si Benedetta. Pero Cupra dito, pumasok sa loob! Pero nakita niya dito, the Tempest of Blade na kumita dito ng ating lane. Pero getting low na dito, that will be a two-man down para dito sa ating PPG. Healthy pa dito ang ating Arkangel, they want it now. Pero Cupra dito, pumasok sa loob! Ito na bating baby boy. At syempre, Cupra out na muna. Dyan, pero nasustay kami from Ruby dito, trying to hold. Ito ang ating Esmeralda, pero sobrang natku ng ating Esmeralda and Uranus. Anong gagawin niyo dyan? Pero tignan natin mga idol, aalis naman dito, gustong kumuha, pero wala na sila makuha dito. Respeto pa rin para sa team dito ng ating PPG. Yes, mga Tambay, naka-defense mga sila sa kalang base dito. At yun na nga mga Tambay, 14-8 ang ating score na dito. And as you can see mga Tambay, a whopping 8K gold difference in favor ng ating Arkangel. At halos full item na nga ang lahat ng heroes dito mga Tambay. Yung dalawang post 5 na lang natin ang nag-aantay dito ng kanyang last score item. At lahat nga po, full item na. Meaning to say, it's a matter of execution na mga Tambay. Wala na sa gold difference at syempre wala na rin to dito sa ating hero killing. But the sad story from PPG, ubus na ang kanilang outer turrets. At Arkangel dito still has their tier 2 turret intact mga Tambay with full HP. So mahihirapan talaga dito Yako na makakampak ang ating PPG. Not unless ma-wipe out nila ang ating Arkangel. Wala silang sagot eh. Tignan natin, may dominant sa isa dito ang ating Ruby. Okay. Wala tanga necklace. Siguro okay na raw yung dominant eyes. Alice dito, Phobius na dominant eyes. Alice, walang necklace. Parsa, walang necklace. Dalawang dominant size talaga ang gusto nila dito. Pero tignan natin dito, Lord dito, pinapailaman dito ng ating Arkangel. Pero tignan natin, they have the good positioning dito para sa Arkangel. Pero ako si Liste, Ruby trying to hold the backline dito. Pero Phobius dito, sticker kagad dito ang ating Uranus. And syempre, ito na nga, mamamatay ba? Tignan natin, wala pa masyadong commitment dito ang ating PPG. Pero pagkata ang pwesto, pero look at that. Yung ating limb dito, nagnanakaw ng purple buffs dito sa ating side dito ng PPG.
Pero umaangat dito si Yoshi. Gagagusto niya dito kumalag. Yes. Kaya niya ito i-sustain eh. Pero tingnan natin, ito na nga. Sisimula na dito si parang Yoshi dito. Bawang si Bayboy na kapitangan dito. May airborne pa. Pero ito na nga. Nagiwalay-walay na dito ang ating Archangel. Pero si Yoshi dito out of position na. Niyakap na nga dito ang ating Ruby. Pero wala na yata support ang ating team ng BPG dito. Yoshi dito kailangan niya mag-back with 30% health bar. Pero on the other side dito, Uranus is still alive. Sobrang kunat. Hey! Ang ating Uranus. Sobrang dito kailangan muna mag-out. Ito na nga ang ating Pobis dito. Maabati na si Gransu. Trying to hit this Joy Boy. Pero tignan natin na kung aabati pa sila dyan. At eto, Lord, na sinisimulan dito ni paring Saji, ni Aji. And syempre, etong yes. Ating ano, si Saksha, mukhang ano, kukulit. Yes, tingnan natin mga tambay kung mag-i-steal nga ba ng Lord ang ating Super Saksha mga tambay. Pero eto, na nakakit bahigang na ang ating Super Saksha dito with Stick. Pumasok na rito with that Tyrus. Wala ganyan! Another airstrike has been casted dito. Medyo delikado, Super Joy Boy running low. Pero Lord natin, batas ang katana nila pag na. At nakukuha ng PPG ang ating Lord. Oh eto, my! Ano mangyari bakbakan dito? Nakuha niya ata muna, medyo delikado. Nako, eto, Super Joy Boy running low. Pero may mga pipitas ba? May mga habol ba? May habol na ba? Wala na, atrasa na muna, Yaku. At ito, Na provide na dito ng ating si Margo. Pero kinabahan dito ang ating si Gransu. Tama, TV out lang. Medyo ma-update sabi dito ni mga Gransu. Yes. Pero ito nga, respeto pa rin pinapakita dito ng ating Archangel. They have the Lord. Tingnan natin kung anong gagawin dito. Pero si Ling, sobrang nangungulit dito. Yes, making sure Yaku na hindi ka magsasabay-sabay ang minion equilibrium sa base ng ating Archangel. Pero ito, Uranus naka-fronta dito. Papalo na ating Lord. At syempre, basag na kagad dito, tier 2 threat. Pero tingnan natin, magkakaroon pa ng tier 3 threat na mababasag dito mga tambay. Pero ito na nga matamay ang Yoshi Godkin together with Kev sa dito sa kanya unlimited ladon. Feather Airstrike has been casted. Papasok na ba dito? Pero grabe, nangungulit dito. Falling Star Moon ng ating mga katambay ang ating Alice. Pero papasok pa with that flowing blood in. Eto na mga katambay, papasok na ta Alice. Jump Jump Brothers pinitawan na rin. Pero eto, Yoshi Goodkid nakikipagsabay. Ako eto. Abate sila dito pero wala na dito ang ating Lord. Pero tignan natin kung itutuloy pa dito natin pipigil ang Feather Airstrike is there. Pero eto, patay ang ating kago na dito. They want more. Pero tignan natin dito ha, si Ling. Kailangan niya mag-TP. Nandiyan ang ating Alice. Pero kailangan lang dumipensa dito as of now. Dalawat Tori ang nakuha nila dito on the bottom lane naman niya. Pero hindi pa tayo tapos dito. Ang ating si Benedict, akala niya mag-out. Pero tumalo na dito ang ating Esmeralda. Pobius, Templars of Blade. Nakumita dito ang ating lane. Pumutok na dito. Pero tingnan natin dyan. The Winter Treasure para dito sa Barca. Barca Gustav. Okay, para dito sa ating Archangel. Pulasa na, Master Chief! Nako, eto, takbo na nga mga tamay. Medyo dikado ang ating Louis Goodkin, Yoshi Goodkin brother. At hindi na siya habulin dyan samantala. Ang ating Sajuru Aji. Makakatakbo rin mga katambay. Grabe. Grabe naman, full item na nga. Halos natang mayambro rito. Bukod tangi dito na hindi full item nga ang ating Cupra na gamit nga si Super Joy Boy. And I think this is a brute force para sa ating Super Joy Boy. Wala pa dito Kagura. Tingnan natin kung aangat pa rin dito. Pero look at that. Yung ating mga creeps dito nasa middle lane din. Nandiyan ang ating Uranus. Nandiyan ang ating Cupra. Tapos meron pa ditong Guardian Helmet. Ang ating si Joy Boy. Tingnan natin dyan kung magiging ma-maximize pa nila dito ang kailang mga creeps. Pero eto na nga Ruby on the front line. Nandiyan na rin ang ating Uranus. Ang ating Ling nasa bakod lang. Pero Esmeralda dito nagpe-prepare na ang kanyang gagawin. Pero eto na nga si Aji dito. Talaga slicing in dash out. May mortality pa dyan. Eto na nga si Yoshi controlling the back. Oh! It's a Templars of Blade. Nakupin na nga dito ng ating Ling. Pero guilty pa rin dito ang Archangel. Esmeralda is down. Pero delikado buhay rito ng Archangel. And iwag wall down as well. Pero to Sejuro Aji papalagyata sa abad ng miyembro rito. Sabay takbo na paatras ng dito. Eto na. Grabe the intense coming from Archangel dito. Ito ay PPG! Yaku Monty, finals na ba to? Grabe mga tambay, pinapakita natin magkabilang kupunan para tayo nanonood ng ating grand finals. But this is just a single round robin mga tambay dito sa ating season 14. Grabe, Tempest of Blade ginamit to. Pero ito, with a flicker in nga rito ng ating Alice managed to pick up ang ating Esmeralda. At ito ang naging katapusan na nga ng buhay ng ating Alice. Napakipit ng laban niya ako. Grabe, dalawang Tori meron pa dito. Ating Archangel sa kanilang bottom lane. Samantala, wala na nga Tori ang ating PPG. 30 seconds away for our Lord to respond. Let's see mga katambay, whoever gets this Lord and beat your mga katambay, that will be their game. Tama ka dyan, Yaku Monty. Tama, depensa muna dito ang ating PPG habang inaantay nila dito ang si Paring Kevs na nagko-control dito ng ating backline. Pero look at that, Winter Truncheon. Napilitan ang ating Uranus na mag-Winter Truncheon dito. Hindi niya kaya ang update na nararamdaman niya dito coming from your PPG. And syempre, si Kevs dito nag-online na yung damage niya controlling the backline. Lalo na ngayon dito, sobrang kakate
na dito ng ating PPG. Talagang may follow-up damage na. Ako, Yako, I think ako dito, the key person here will be Super Escalera and Super Marco. Once ma-pick up yung dalawang mages dito ng ating Archangel, I'm pretty sure medyo madadalian na to take down those three remaining heroes na meron nga ang ating Archangel. Samantala rito, the good story here for PPG, as you can see, four of their heroes, mga tabay, or make that five, has do a damage output dito na kayang ibigay dito sa ating Archangel. Eto na mga Yaku, talaga ng mamaitan tarima, 25 minutes on the mark. And syempre, Clock of Destiny ang pinili na dito ng ating si Sanji. Pero tingnan natin mga idol, abante pa ba dito si Uranus? Pero hindi nila muna papansinin yan. Ang importante dito, yung masecure nila dito ang ating Lord. At eto na nga, imagine mo, that will be a level 4 Lord. At kung sino makakakuha niya, taga net, yung tori nila. Yes, pero eto nga Yaku, mga abante na ang ating PPG Grasso together dito sa ating Yoshi Good Kid. Patid nga rito, syempre mga tambay, ating Dr. Maxil. Pero eto, Esmeralda na mag-1v1 sa Lord. Naku, pinapalaki nga niya ang armor niya rito. But the sad story here, wala siyang blue buff. Maubusan siyang mana rito. Nasa mali yata ginagawa natin Super Marco. Pero eto, Lord, marireset pa. Pero hindi, parang tinulungan pa nga niya mga tambay ang ating PPG. Pero PPG, re-reset pa. Yes, na-reset na nga dyan ang ating Lord. Naku po. At eto na mga tambay, magkakapakpakan ba? Naku, may hahabulin ba? Pero grabe, ulti ka agad dun. Kinawa ng konti si Dr. Maxil dun, Yaku. Si Alice na may purple na ngayon, mga Yaku. Talaga kailangan niya yan. Unlimited na yan para sa kanya. Pero tignan natin yan. Di naman papayag ang Archangel dyan. Yung nga lang, the waves ng ating grips on the bottom lane. Masyado yata makapal. Pero tignan natin yan. Nakupra, nakapuyo-esto na nga dito. And syempre, yung ating Kagura as well. Pero tignan natin, wala pang masyadong sagot. Pobius, nagkita siya. Uy, bulaga ching. Sabi dito ng ating Pobius, tago-tago ka pa dyan. O bakit may immortality ako? Sabi din ni Pobius, bakit may immortality ako? Tala, palagan tayo. Tignan natin dyan. Uy, yes, uy. Almost 30 minutes sa ating bakbakan niya ako. And still, this can be anyone's match. Grabe, napakahigpit naman ang bakbakan ng ating dalawang kumpanan dito. Pero eto, magkakapormahan, magkakatachan. Tignan natin, sino nga ba makakalamang? Pero spotted na nga rito yung dalawang post 5 nagsuntukan dito pero hindi naman nagkakabosan. Ewan ko ba dyan ba suntukan? Pero obvious with the stocks of first skill dito. Grabe, ang bilis tumakbo. Lakad matatag ang ating Transo dito. Nakakabano kay Escalera. Ang ganda ng posisyon. Pero ito na nga, Joy Boy! The Tonton! Pero ito na yung payong kapatid! Templars of Blade! Pero the Flicker is no good. Immortality was pa para din sa atin. Patay na dito ang ating Phobius. And syempre, out na muna dyan. Ang ating PPG. Lord na dito. Sinisimulan na dito. Niniparing sa Aksya. At syempre, tamang defense. Alis naman dito. Gusto niyang kunin dito ang kanyang purple buff. I think this is on the side na dito ng ating Archangel. Pero hindi pa yata papayag dito. Na bumaabante dito ang ating team PPG. Ha? Talaga binibait out nila lang dito. Naku, grabe, kahit apat ang miyembro na lang natitira dito sa ating PPG, still Archangel dito. Parang hindi pa sila kampante na kunin ng ating Lord. As you can see, napaka sila dyan mga i-reset mga Lord natin dito. Pero eto na mga tambay ang ating Alice together ng ating Yuffie trying to steal this Lord. Yung base. Pero yung base nila dito, tinutunan na. Feather Airstrike, bibitawan syempre dito ng ating Sanji. Ayun na, sa Lord! Sa Lord, nagkakabakbaka na. Medyo digado ang kalagayan dito. Mga katambay, Yura. Eto na ang ating Oy! Yoshi Bucket! Magsusurvive pa! Yoshi! No, we won't survive mga tambay with the Tempest of Blade. Pero ito, medyo trikado na. Ang ating Kem will fall down as well. Pero ito, si Juro Aji fighting for his team. Let's see mga tambay, napapaligiran na siya dito. Pero ito, patas ng katana, ilalabag pa. And he will fall down. Pero may immortality pa to. But still, hindi nga kakayanin yan. And there you go, Yaku. I think this is it na. And kaya na nga tapusin ito ng ating Archangel. Ito na, magandang laban ang pinapakita dito ng Archangel and PPG. Winter Tragedy, kailangan lang dito i-sustain yung laban dito. That will be a two-man. Depend dito sa ating PPG. Pero effect na kumita nga dito. Pero tatalong pa dito ang ating Uranus. Cobra dyan, tumalo na nga. Pero out na muna dyan ating Parsman. Pero ito na, Lock Tower coming from your Archangel. Securing the victory para sa game number 2. Yes, congratulations po mga tambay. At ito nga, Archangel na po ang manalo sa ating game number 2. Yes, congratulations sa ating Archangel. Nagkatawanan pa nga sila doon. Sabi, nanalo pa. Yan nga mga tambay, sila pa nga nanalo dito. Gabi.
MVP of the game. Walang iba kundi ating super saksa with this link with 7 kills, 1 death.